Naka-mute yata kayo, Tito June. Naka-mute. John, take it away. You're next. Yes, of course. Good afternoon po sa inyong lahat. First of all, congratulations po sa movie ninyo. Really, on time na you're discussing still something related to LGBT. The cause is really, really nice. Marisa, can I ask you first, have you ever had, like, in any, like, time in your life that you were actually courted by someone from the LGBT sector? Hello again. Hindi pa naman po. Looking back, parang halos lahat naman. Hindi naman po, ano, hindi naman po part ng LGBT. But if ever you ever had like an experience with that, would you be okay with it? Wait, sorry, be courted from someone? Yes. By someone? Yes, by someone who is in the LGBT sector. I think, ano, more than pagiging okay, like, magiging open po ako, like, I really believe that, ano, parang love is very fluid, walang pinipiling tao. So maybe, if okay yung tayong personality niya, okay naman. Hindi pa kasi nangyari sa akin. Mm-hmm. Since hindi pa siya nangyayari sa akin, hindi ko pa masasabi kung ano yung paano ko sasabihin or what. But mm-hmm. I would, you know, like, have a nice conversation with that person. Mm-hmm. All right, thank you. How about Sanya? Have you ever had someone from the LGBT actually court you? And how did it feel? Ngayon wala naman. parang hindi ko pa sure kung meron ba sa kanila kasi hindi pa ako nag-entertain masyado. Pero if ever naman siguro tama rin naman yung sinabi ni Maris, we can never tell, diba? So kung mahal mo naman yung tao, na in-love ka din kahit ano pa siya, mahal mo siya, edi let's go. tama. Okay. Sanya, you seem to have been really, really blessed this year apart from your first Yaya project. On GMA. You now have like an MMF entry this year. Plano mo bang palitan ang mga reyna ng GMA? Nako. Alam mo, ang reyna, hindi na napapalitan yan. Nandyan na talaga sila. So, if ever na isa po sa, siguro kung, actually, I'm very thankful talaga na binigay sa akin yung first Yaya and nagkaroon ako ng mga ganitong pelikula na talagang maganda. Siguro, blessing na sa akin yon and I'm thankful lang talaga. Kung ano man ang mangyari, magkaroon ulit ng panibagong blessing, kung maidagdag ako doon sa sinasabi mong Reyna, eh, thank you po talaga. Ganun lang masasabi. Paano ba? Question pa akong isa, ha? Kasi, of course, yung character dito, medyo martyr in a way. Parang the gay guy actually did everything for for Philip Salvador. Have you in ever in your relationships before, have you had a time that you were a martyr? And what did you do? Kung ako, hindi pa. Naging martyr na ba? Never pa. Never pa kasi never pa naman ako nagka-boyfriend. So never pa. But if ever you think you're that kind of girl that would end up like a martyr? Hindi. Hindi ko sure. Kung mahal ko, siguro pinaglaban ko yun. Best friend ko naman siya at best friend ko rin itong dalawa at nagmamahalan silang dalawa, edi ibigay ko na lang. Ako na yung magbibigay. Hindi na ako magpapaka-martyr. Sa inyo na lang. Okay. Maris, may I go back to you? Naging martyr ka na ba ever in your relationships? I think lahat naman ng nagmahal naging martyr. Parang ganun. I mean, at some point in your life. But I siguro, pero hindi ko na po maalala. Pang ang tagal. Pero Maris, dadagdag lang ako sa question eh. Kailan ang okay maging martyr and kailan ang tama na? Sorry, tama na? Yung stop yes. na?
kailan maging okay na maging martyr and kailan maging sobrang? Siguro okay naman maging martyr kapag ano, pag first few chances pa lang. Kasi martyr in the sense na lagi kang nagbibigay ng chance or lagi kang umiintindi, ikaw yung nagpaparaya lagi. But pag dumating na sa point na parang feeling mo parang wala ka ng respect sa sarili mo or parang nagiging too easy ka na and parang alam mo yun, parang wala na talagang hindi naman challenge but wala na talagang respect sa'yo at all yung tao. I think yun na po yung point na mag-stop na sa pagiging martyr. Alright, thank you, Maurice. How about Sir Zanjo? If ever you were in the shoes of the gay character in your film, would you do the same thing? With Kuya Michael? Yes, apa. Ako? Siguro gagawin ko rin yun. Yun yung nagpapasaya sa akin. Kasi parehas naman silang mahal, parehas ko naman silang mahal na tao. And gusto ko rin sila maging masaya. Parang, tingin ko tama yung ginawa ni Kuya Mike. Kasi bukod sa may love, bata pa lang sila, magkakaibigan na sila. So, mas nangingibabaw din yung pinagsamahan, yung friendship. Tsaka nasa edad na, may edad na sila para, kumbaga, hindi na siguro para sirain nila yung mga relationship nila dahil tampo-tampo, nagsiselos. Parang pag nasa ganong age ko na siguro, wala na siguro sa yung mga ganon. Mas malawak na yung paranaw ng pag-iisip. Medyo nakarami ka na, Zanjo, na mga relationships din. Would you, in a case, tell na naging martyr ka rin in some time in your life? Martyr? Ewan ko, hindi ko napapansin minsan. Parang nagpapaka-martyr ka. Pero parang kasi sa panahon ngayon, hindi na, lalo na sa generations ngayon, parang wala nang martyr eh. Palahat palaban na eh, di ba? Parang ayaw mo, di ba? Parang ganun na eh. Parang ganun na ang mga utak ng tao. So, lagi ng sarili yung iniisip. Alright. Thank you so much, guys.